today, we're gonna discuss about yung Greddy bolt-on turbo kit para sa Suzuki Jimny JB74. Medyo marami nagre-request na i-discuss natin yung tungkol dun sa kit. Matagal nang lumabas tong Greddy Turbo Kit na to. In fact, early this year, meron na kaming hawak na kits. Pero we're not yet pushing it sa market kasi we're still doing yung process ng R&D. Gusto namin kasi dito sa DAWG Overland Outfitter, bago kami maglabas ng produkto, dapat fully tested na namin and na-check na namin lahat ng mga possibilities and also room for improvements. For this video, bigyan namin kayo ng walkthrough kung ano yung tungkol dito sa kit na to. So, habang nag-road test tayo and also habang nagbibiyahe, let's discuss kung ano yung mga detalye na itong kit na to. First, yung Greddy naglabas talaga ng kit na bolt-on para dito sa Jimny JB74. Since last year, we're already contacting them so that we can order the first few batches ng production nila ng turbo kit. However, yung unang batch kasi na nilabas ng Greddy is for the right-hand drive kaya medyo na delay. Pero we're lucky enough that we were the first who was given the chance to have the kits and test it. Matagal na naming ginagamit tong kit. In fact, we're able to build a couple of units na with this kit. We are lucky enough, meron tayong isang unit na pinagkatiwala sa atin ng may-ari para i-test ng maigi at i-enhance pa yung capabilities ng kits. For everybody's information, most top Jimny produces around mga 70 to 75 horsepower lang. Kahit na-upgraded na yung engine na itong JB74 compared dun sa previous model, ganyan lang ang napoproduce na power nito. Pero, dun sa mga na-build natin na units, iba-iba rin yung figures na nakukuha natin. Pag nagbubuo kasi tayo ng ganito, talagang binibigyan natin ng panahon at saka ginagastosan natin yung R&D para talagang well research. Kasi ayaw natin ng puro lang benta or i-market kagad yung kit nang hindi pa natin nasasagad yung potentials. So ngayon, we're about almost ready to offer it to the market kasi napag-aralan na natin talaga lahat ng angles at saka lahat ng detalye tungkol dito sa kit na ito. Bigyan lang namin kayo ng overview. Yung mga nakukuha namin na baseline dyno, nasa between 60 something to 75 horsepower. Nandyan lang. When we say baseline dyno, yan yung stock power na napoproduce ng engine. For this particular unit, anong initial na pag-build natin or pag-install natin ng turbo kit, ang baseline dyno nito nasa 60 something lang. If I'm not mistaken, 67 yata. Try natin ipakita dito sa video yung baseline dyno sheet pagka may chance. And then, after installing the bolt-on kit, as in yung mismong kit lang, wala kaming dinagdag, wala kaming binago, we were able to produce about 115 horsepower. However, parang medyo bitin. So, pinagbigyan naman tayo ng owner nito na to do some more works dito sa build. And we're glad to announce itong pinaka-recent na setup natin. Still using the bolt-on kit, but of course with some tweaks and modifications sa tuning, we were able to pump out, I think, 135 horsepower. So, ano ba ang critical dito sa Greddy kit na to? Well, of course, tinawag ko na bolt-on kit kasi as in lahat ng pyesa na kakailanganin mo, purely bolt-on lang dun sa stock engine. However, may mga kulang-kulang pa rin siya na siguro add-ons or enhancements. And dun kami nag-invest kaya hindi namin pinush agad sa market. If you'll see sa page namin, time to time nagpo-post kami about this turbo kit pero hindi namin minamarket pa or binibenta. Kasi ayaw natin na basta lang magbenta nang hindi naman natin natetest pa mabuti. Talagang mula nung in-open itong DAWG Overland Outfitter, we made sure na talagang yung passion namin na apply namin sa ginagawa namin and ang policy namin dito is always quality over quantity. So, ano yung mga gamit na kasama dun sa kit? Well, of course, the turbo itself, tapos yung manifold, and then yung mga turbo lines, intercooler, yung wiper washer canister kasama na rin. Pero, ano ba yung mga bang tingin ko na pwede pang pinagdag? Siguro, I think, yung downpipe, better, para makapag-pump out ka pa ng konting power. Wala yun. Well, catch can. Medyo para sa akin, mahalaga yan. Dun sa kit na out of the box, walang oil catch can na kasama. Yung boost gauge, sana meron silang isama sa package soon. Pero if you can notice, nagkabit kami ng boost gauge. Kasi very critical yan sa naka-turbo kit. That way, mamomonitor mo kung ano yung boost na binibigay ng turbo para kahit pa paano,
nababantayan mo, baka mag-overboost, baka hindi kaya ng tuning na ginawa ninyo. So lahat yan importante. May isa pang madalas na hinahanap ng mga nag-turbo, yung blow-off valve. Ganda kasi pakinggan pag may blow-off valve eh. However, hindi sinamahan ng blow-off valve ni Greddy yung kit nila. Pero trinay namin mag-install ng blow-off valve. Ang napansin ko, hindi kaya ng boost na palabasin yung excess na pressure kapag ka nag-release ka ng throttle. Masyado kasi maliit lang yung turbo na kasama sa kit. So yung pressure na napoproduce niya hindi enough para itulak yung matigas na spring ng blow-off valves na currently available in the market. So we're trying to find a way kung paano mag-install ng blow-off valve na medyo malambot-lambot ng konti yung spring. Or meron kasi currently si Greddy na dinevelop yung adjustable siya. Maybe pagka may chance tayo, yun, matry natin on our future builds kung uubra para magkaroon ng blow-off valve. Yung tumutunog kapag release ka ng throttle, yun yung ilalabas na pressure ng blow-off valve. Kasi pag nag-boost yung turbo, syempre kailangan ipasok yun dun sa intake. Pero pag nag-release ka ng throttle, syempre sasarado yung throttle, walang pupuntahan yung pressure. That's why nagkakaroon ng back pressure dun sa turbo. Maraming nagsasabi, masama daw yun para dun sa mga fins ng turbo kasi na papwersa. Pero from our test dito sa Greddy Kit, hindi naman siya ganun kalakas para manira nung fins. And syempre, importante rin dyan yung tamang pag-aalaga. Hindi lang yung basta banat ng banat. So ngayon, habang road trip tayo going to the north, pakita namin sa inyo how it performed. After ECU tuning, hindi siya agad-agad na, oh, okay na yan, pwede mo nang rat-ratin, pwede mo nang banatan. What I normally do, talagang ginagamit ko muna yung auto. Ayoko yung pagkakabit lang ng kit, o release na natin yan. Gusto na ni client, excited na siya. Lahat naman talaga tayo na nagbe-build ng mga projects, of course, excited tayo na magamit o makuha yung auto natin. Pero I suggest, give your builders time. And also, yung mga builders din, huwag natin madaliin yung pagbuo ng auto kasi very critical dyan yung matest mabuti. Pagkatapos kasi ikabit yung turbo kit, hindi uubra yung top tuning ng ECU. Kailangan talaga i-flash yun at i-retune. Kasi syempre, alam naman natin, yung Jimny, NA lang, naturally aspirated. Tapos biglang nilagyan mo siya ng turbo, force induction, hindi magmamatch yung stock ECU tuning. Kaya very critical yan, yung pag-tune. Kaya maraming salamat din kayla Sir Ryan, Sir Leo of Speedworks, at napakalaking tulong nila sa amin pagdating dun sa tuning part na itong ECU. We work with them hand in hand para i-develop at i-improve ito. So ngayon, we're almost ready to say na pwede na natin na i-market itong Greddy kit na to. And kabisado na namin yung ins and outs, ultimo mga detalye-detalye, maliliit na factors na makakapag-improve ng build. So kung interesado kayo, visit lang kayo sa page namin, www.facebook.com/dawgoverlandoperators. Or meron din kaming online website, www.dawgoverlandoperators.com. Makikita nyo doon yung mga parts na meron tayo available. Marami tayong pyesa and upgrades for the Jimny. We want to be a one-stop shop when it comes to Jimny kasi talagang isa tong Suzuki Jimny na to sa paborito namin i-build. Nag-devote talaga kami ng time, effort, and resources para i-master yung craft namin at kabisaduhin yung pasikot-sikot ng Jimny. We will never claim that we're the best, but we are proud to say na confident kami when it comes to building your Suzuki Jimny's. Pag may mga questions pa kayo, you can just comment it sa comment section. And always make sure po na makapag-subscribe kayo dito sa aming channel para ma-notify kayo. Pakiclick rin yung notification bell para informed kayo kapag may mga bago kaming videos. And we promise you na magka-come up pa kami sa mga more informative videos soon para makatulong sa mga bago palang mag-build. And also dun sa mga nagbabalak magpa-build ng mga Jimny, i-share namin lahat kung ano yung journey towards building from suspension, tires, kung ano pang modifications na pwede. You can check out our other videos as well. Marami kayong mapupulot na informations dyan. Hindi kami nagdamot para i-share yung mga sikreto kung ano man yung mga reviews na ginagawa namin. Purely based on experience natin yan. Hindi tayo nagpapa-apekto dun sa mga marketing ng mga ibang brands para sabihin na maganda ito, maganda yan. Talagang nag-i-invest tayo para personally matest natin yung mga produkto. And then gumagawa kami ng very honest reviews. So check out our videos. So far, ito, pakita ko lang sa inyo, very smooth yung andar ng Jimny na to na naka-turbo.
hindi tayo makahataw kasi as you can see, sobrang basa yung kalsada, maulan. Pero bigyan ko kayo ng konting feel kapag ka nag-boost itong turbo na itong kit na to. So yun, ewan ko kung maririnig sa video yung back pressure na nag-release ako ng throttle. Hindi kasi natin panilagyan ng blow valve. Pero kailangan ingat tayo sa pag-boost and pag-release. Hindi rin basta-basta ang pag-aalaga ng naka-turbo na auto. May mga kailangan tayong tandaan, like pagka-start ng auto, bagong andar, hindi pwedeng basta hataw kagad yan. Medyo i-warm up niya naman ng konti para umakyat yung langis at malubricate na mabuti yung mga parts ng engine ninyo. And then also kapag pag medyo hataw-hataw mag-drive o kaya medyo mahaba-haba yung matulin na biyahe na medyo panay ang boost ninyo, pagpatay ng engine or pagdating nyo sa destination, huwag diretso patay. Pero again, may isang point lang ako na gusto banggitin, yung turbo timer para sa akin hindi ganun ka-relevant yan. Kaysa mag-turbo timer, gawin nyo pagkatapos ng hataw-hataw, medyo just let it cool down a bit. Di naman kailangan sobrang tagal, maybe just about a minute, that's more than enough. Like pagka-park nyo sa bahay ninyo, at least habang nag-ice-ice kayo ng mga gamit, just let your engine run on idle para ganun. And what else, regular maintenance, change oils, yung pag-check ng mga fluids, yan, importante yan. Ano pa ba? Siyempre, lahat naman ng bagay kapag napabayaan, masisira. So dapat take extra care sa pag-alaga ng auto, lalo na kapag ganitong force inducted na yung engine ninyo. Hindi yan porket malakas banat na ng banat. Siyempre, let us all be responsible drivers and users also para mas ma-enjoy natin yung na-build natin. So ito, currently, from the last tuning that we did, nakaka 300 kilometers na tayo na takbo. Sa last tuning pa lang yan, ha? Pero from the initial build, ako, medyo malaki-laki na natakbo na itong build na to. So, I'm pretty much confident yung mga magpapakabit ng Greddy Turbo Kit, as long as yung builder, kabisado yung pag-build na gagawin, wala kayong dapat ikabahala. Pero again, hindi ito basta bolt-on lang, plug and play, tapos hataw na. Kailangan na mag-ingat din tayo sa pagpili kung kanino tayo magpapabuild. Dapat fully confident tayo na yung magbubuo at gagawa ng turbo project nyo, kinabisado talaga na yung kit, hindi yung basta lang may kapit o kaya basta lang mabuo na kagad, okay na. So yun lang po, maraming salamat and God bless everyone.